Hi guys, it's me JM and welcome back to another travel vlog. This time we are going to Coron, Palawan. So nakapasok na ako dito sa NAIA Terminal 2. I think hindi ko na kailangan mag-check-in kasi nakapag-check-in ako online. So pwede na ata akong pumasok sa boarding area. Tignan natin kung kailangan ko pa bang dumaan sa check-in counter nila or diretso na kasi nag-email naman na sa akin ng electronic boarding pass yung PAL. So kaya natin kung makapasok na tayo. Let's go! Okay, update. Ang sabi pala sa in-email ng PAL, ano lang pala siya? Confirmation document lang and hindi pa siya yung boarding pass. One of the important reminders, you cannot use this document to board the flight. To have your boarding pass issued, please be at the online check-in bag drop counter. So, kailangan ko pa palang hanapin dito yung online check-in bag drop counter para makuha ko yung boarding pass. Let's go! Okay, punta tayo dun sa counter. Kunin natin yung ating boarding pass. Busuanga. Ito po yung sa ticket. Ito po. Ito po. Ma'am, paano iyaano yung sa trace? Kailangan pa ba yun? I-scan lang ito. Kahapon lang po pa yung matito. Yes. Wala. Thank you. I'm done with the check-in counter, guys. Nakuha ko na yung ating boarding pass. Ayan. Pagpunta nyo doon, papakita nyo lang yung ticket. Siyempre, hiningi yung PAL ticket na in-email. Then, hiningi yung confirmed hotel accommodation, yung tour itinerary, negative RT-PCR result, then yung ID lang. And then, ipaprocess lang nila. Tapos, bibigyan na kayo ng boarding pass. So, pasok na tayo sa boarding gate, guys. Let's go! So, nakapasok na tayo ng boarding gate. Nasa likod ko yung security check. And punta na tayo sa gate natin, which is yung gate 12. Pakita ko sa inyo, guys. Daming tao, no? Siguro dahil nga, terminal 2. Hi, guys. Actually, my first time here kasi yung mga unang mga naging flights ko naging terminal 3. So, ngayon lang talaga ako nakapunta dito sa terminal 2. It's currently 8 o'clock in the morning and my flight is at 10:30. Boarding time is 10:05 a.m. Already got my croissant and my iced americano. Breakfast muna tayo, guys, habang naghihintay. Thank you.
Masarap talaga ng Americano sa morning, no? Kung naubos ko na yung isang croissant ko, sa isang lalagyan, dalawa na siya. So, isa na yung nakain ko. So, ano oras na ba? 8:30. Sa kalahating oras pang hihintayin natin para makaboard ng plane. Again, this trip, I'll be sharing with you guys the things you need to know if you want to go to Coron, Palawan. Siguro gawa ako ng separate vlog din, kagaya nung ginawa ko nun sa Boracay na may separate vlog for the detailed requirements na kailangan yung kunin para makapunta kayo sa Coron, Palawan. Kung mapapansin nyo, wala akong face mask at face shield. Tinabi ko lang dito, ayan, itong dalawa kasi wala naman akong katabi dito, mag-isa lang ako and nagsasanitize naman ako ng kamay ko para naman makapagkwento or makapagsalta ako ng maayos sa vlog. So habang naghihintay tayo ng flight dito sa boarding area, I have a short story lang. When I went to Coron back in 2019, I was with my friend, si Brands. And ang nangyari sa amin noon, nakasakay na kami ng plane, tapos nung maglaland na dapat sa Coron, hindi kami nakaland dahil masama yung panahon. So bumalik yung plane dito sa Manila. So ang nangyari, umuwi na lang kami nung araw ng flight namin, umuwi kami sa mga bahay, tapos the next day, saka kami lumipad. And the next day na lumipad kami ulit, medyo maayos na yung weather sa Coron. It's actually my second time to visit Coron. I scheduled this trip kasi I want to see kung ano ba yung tsura ng Coron ngayong pandemic, na kagaya ba siya ng Boracay na konti yung tao and ma-appreciate mo talaga yung lugar kasi nga less yung mga tourist na makakasama mo doon sa place. Okay, update. Nandito pa rin tayo. Nakaupo sa boarding gate. Nakikinig lang ako ng music ng BTS. Ang pinapakinggan natin ngayon ay yan, Life Goes On ng BTS. Okay, so while waiting, naisip kong ipakilala sa inyo ang aking travel buddy. Ta-da! Si RJ! Yan ang aking travel buddy for this trip. Ayan. It's 9:45, so pwede na ako mag-board. Nagtawag na sila ng mga passengers, so punta na tayo doon. Let's go! Disinfect the bags. Ayan. Mapasa nga lang yung bag, pero dinidisinfect nila. Everyone's practicing social distancing and they have paint dyan. Pila kayo dyan. Ikot niya.
So, after mo gasan ng bag, kailangan mong umilap dito para maghugas ng kamay. After mo hugas ng kamay, i-check yung temperature mo and saka ka pala makakapasok doon sa loob. So, pagpasok mo ng airport, ipipresent dito yung QR code. Good morning! Good morning po. QR code. Palabas na tayo ng airport ngayon. Pinresent ko lang yung QR code and bayad lang ako ng environmental fee na 200. So, binigyan nila akong papel. And, hinanapin natin yung service na magsusundo sa atin. Good morning. Good morning. JY Travel and Tours. Under what naman, please? Oh, sir? John Michael Banquicio. Okay. Sa tawag na po. Oh, sige. Kasi may pupunta na po. Ay, po, tumataas ang kamay. Okay. Thanks. Good morning. TikTok sila. Ayan. Hi. So, finally, we're settled here sa van. So, paglabas ko, tinanong na yung pangalan, kung saan ako. Tapos sabi ko nga sa JY Travel and Tours sa Mountain View Garden Inn. Binigay sa akin itong pangalan and meron ng sumalubong sa akin na si kuyang driver. And then, ihahatid na tayo papunta doon sa hotel natin. So, yun muna ang update natin. I'll see you guys later. Finally, here. Mountain View Garden Inn, and this is where I will be staying for the next few days. So, pasok na tayo. Good afternoon. Yes. So, fill up muna tayo ng kanilang health declaration. Kita tayo sa room, guys. Wow, ganda ng view. Ganda, oh. Oh, nice. Thank you. Hi guys, so finally arrived here sa ating accommodation. This will be our accommodation for the next few days. Itong hotel na to is Mountain View Garden Inn. Kasama na siya dun sa tour na kinuha ko. Bigyan ko kayo ng room tour, guys. Pasok tayo. Okay, pagpasok sa pinto, ayan, nasa right agad is yung bathroom. I like the bathroom kasi malinis. Ayan. Ayan, so simple lang siya, guys. We have a cold shower, we have the toilet, and we have the sink. Okay, paglabas mo naman ng CR, ito na yung pinaka-room. Ayan. Yan ang ating bed. Okay, may TV. Tapos, there's a table here. Merong mirror. There's the aircon. And, ito, lagayan lang ng gamit. So, nilabas ko na yung mga gamit ko. Damit, etc. Ayan lang yung bag ko. Okay, tapos, ito, ang maganda, meron tayong balcony. Ayan ang ating view. Wait lang. Ayan, kita nyo ba, guys? Pag lumabas ka, ayan, here's the balcony. And, tapat tayo ng pool. Medyo mataas lang, nakakalula. Ayan. Ito muna tayo. Ito ang ating view. Maganda. In fairness. Tsaka ang lamig, malamig yung aircon. That's what I like about this. Kahit simple lang yung room, ang importante, hindi mainit. Tsaka malinis. Sobrang linis yung CR, malinis yung kwarto, malinis yung kama. Pasok na ulit tayo. O diba, ang lamig. Ooh. So I think that's it. Ganyan lang kasimple ang aking room for the next few days. Diba, worth it na siya. Yung price, I'll be sharing na lang dun sa another vlog ko na gagawin. Yung complete travel requirements kasi kasama yung binayaran ko dito doon sa tour package na kinuha ko. That's it for my room tour, guys. Pahinga muna ako. And mamayang 3:30, lalabas ulit para mag-tour around the Coron town proper. Thanks for watching my quick room tour and I'll see you guys later. Bye!